Yo! Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito, mga kaibigan. Jan Vince Regachuelo nga po pala sa inyong harapan sa video na ito. Pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi naman dapat natin pinag-uusapan, pero pag-uusapan pa rin natin kasi wala tayong mapag-usapan. Tara, pag-usapan na natin yan. Dito sa video na ito, magbibigay ako ng ilang tips kung paano maging effective ang time management natin. So, bago ang lahat, ano ba itong time management na to? Pag sinabi kasi nating time management, ito yung pagseset ng schedule o pagseset ng mga bagay na dapat mong gawin sa isang araw. Hindi lang sa isang araw, pwedeng sa araw-araw ng buhay mo. Para sa akin, masasabi ko na effective ang time management kapag lahat ng bagay na sinet mo, nagawa mo. Nagawa mo ayon sa plano. Nga pala mga kaibigan, dito sa channel na ito, nag-a-upload po ako ng mga videos tungkol sa personality development, kung paano natin i-improve yung sarili natin. At nagbibigay din ako ng mga tips o ideas tungkol sa mga bagay na dapat natin gawin, kagaya ng content natin ngayon. So kung gusto mo na mga ganitong klase ng content, make sure mag-subscribe ka na at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na mai-upload pa. Okay, simulan na natin. Tips para maging effective ang time management. Know your limitations. Kasi alam nyo, tayo, tao lang naman, napapagod, nahihirapan, sumusuko, nasasaktan. Sa bawat saglit, handang masaktan. Kaya know your limitation. Kasi mamamanage natin ng tama yung time natin kapag yung mga bagay na kinukuha natin para gawin ay kaya talaga natin gawin. Kaya nga yung iba, kapag masyado na nilang nagamit yung katawan nila sa trabaho, hindi na sila nagko-commit sa mga barkada nila para sa inuman. Kasi nga, hindi na nila kaya yon. Alam nila sa sarili nila. Kahit pa gustong-gusto nilang makisama sa barkada. May mga tao kasing masyadong gigil sa achievements. Gusto makuha to, gusto makuha yan, gustong gawin to, gustong gawin yan. Halimbawa, nakakita na maganda babae. Uy, ang ganda ng babae yun ah. Liligawan kita, maghintay ka, liligawan kita. Habang pinagpaplanuhan kong ligawan ka, magjijim ako, magpapaganda ako ng katawan. At habang nagpapaganda ako ng katawan, magbabasa ako ng mga libro, mag-aaral ako ng physics, ng science, ng math, para may pakita ako sa'yo na matalino ako. At para hindi ako mahirapan na pasagutin ka. Pero kapag ginawan na nila ng pagkilos, marirealize nila na hindi naman pala nila kaya. Kaya ang nangyayari, hindi na nila natatapos o hindi na nila nagagawa yung iba. Minsan kasi, dinadaya lang tayo ng emotions natin. Akala natin, gusto natin itong bagay na ito, pero sa totoo, hindi naman pala. Yun pala, nai-inspired lang tayo ng sobra sa ginagawa ng iba. Kasi kapag sobrang dami ng mga bagay na sinet mo sa isang araw, tapos yung iba hindi mo naman magagawa, edi magfe-fail lang yung time management mo. Kaya I suggest, mag-set lang tayo ng mga bagay na kaya talaga nating gawin. Konti lang yung mga bagay na yun, pero at least magiging effective yung time management natin. Ulitin ko lang ha, mas konti ang gagawin, mas madaling i-manage ang time. Next tip para maging effective ang time management. Mahalin mo yung ginagawa mo. Love what you do. At yun yung isa sa sekreto ng mga nanay natin kung bakit nila namamanage ng tama yung time nila. Ito ay dahil mahal nila yung ginagawa nila. Mahal nila yung asawa nila. Uy, uy, sana all! Mahal nila yung mga anak nila. Mahal nila yung bahay. Kaya kahit gaano pa karami yung kinikilos nila, nagagawa nila ng tama. Kasi meron silang saya na nararamdaman kapag ginagawa nila yung mga bagay na yun. Halimbawa ikaw, gusto mong magtrabaho sa ganito, nagdesisyon ka na. So kung gusto mo talagang magtrabaho dyan, dapat mamahalin mo kung ano man yung gagawin mo sa trabaho mong yan. Kahit pa napakabigat ng trabaho nyo, kahit pa ang daming pinapagawa sa inyo, kahit pa napakaliit lang ng sweldo. Kasi kapag nilagyan mo ng pagmamahal yung bagay na gagawin mo, mas madali mong mamamanage yung time mo. Kasi ganito yan eh, halimbawa, meron kang isang bagay na dapat gawin, kaso nga lang, hindi mo mahal, napipilitan ka lang. Magagawa mo ba yan consistently? Hindi, di ba? May mga time na magagawa mo siya,
At may mga time din na hindi kasi nga walang pagmamahal. Next tip para maging effective ang time management, discipline. Alam nyo kasi, itong katawan natin, kahit gaano pa tayo ka-committed, kahit gaano pa tayo kasipag, lagi tayong inaatake ni katamaran. Halimbawa, meron kang bagay na kailangan gawin, saka nasusulpot si katamaran. Sasabihin niya sa'yo, Tinatamad ka, huwag mong gawin yan, masarap humilata, masarap matulog. Like mo itong video na ito kung nakaka-relate ka. Pero ang kagandahan naman dun, kapag meron tayong disiplina sa sarili, malalabanan natin si katamaran at mamamanage natin ng tama yung oras natin. Gusto mo bang malaman kung ano yung mga bagay na pwede natin gawin para malabanan yung katamaran na nararamdaman natin sa katawan natin? Pwede mong panoorin ang video na ito. Alam nyo kasi, kapag sinabi nating disiplina, kapag meron kang bagay na kailangan gawin, halimbawa responsibilidad, gusto mo man yan o hindi, gagawin mo yan. At ang mga bagay naman na alam mo na hindi tama, hindi mo talaga gagawin. Kahit pag gustong-gusto mong gawin yan. Ganon ang disiplina. So, para mas ma-manage natin ng tama yung oras natin, meron dapat tayong disiplina sa sarili natin kapag ang bagay kailangan natin gawin. Kasi nga, sinet natin yun eh. Gagawin natin yun kasi nga meron tayong disiplina kahit pa tinatamad tayo. Next tip para maging effective ang time management natin. Maghanap ng malapit na trabaho o paaralan. Kung estudyante ka man, maghanap ka ng school na malapit lang sa inyo. At kung nagsisimula ka man na maging independent, maghanap ka ng trabaho na malapit lang sa lugar nyo. Kasi alam nyo, gusto man natin o hindi, 75% ng oras natin na ilalaan natin sa trabaho. At yung 25% na ilalaan natin para sa sarili natin, sa pamilya, sa mga kaibigan. Kaya I suggest kapag maghahanap ka ng trabaho, para ma-manage mo ng tama yung oras mo, maghanap ka ng trabahong malapit lang sa lugar mo. Yung ibang nagtatrabaho, 3 oras bago makapasok sa trabaho, at 3 oras din yung biyahe bago makauwi. Ganun ang nangyayari sa layo ng trabaho nila. Kaya gusto man nilang maglaan ng oras sa pamilya nila, hindi na nila magawa ng maayos. Pero kapag malapit lang yung trabaho mo, halimbawa 15 to 20 minutes yung biyahe bago makapasok sa trabaho, at ganun din yung biyahe pag-uwi, mapalad ka kasi mas marami kang oras para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Mas madali mo ring mamamanage yung time mo. Pero kung malayo talaga yung trabaho mo dahil dyan ka talaga nilagay ng Lord, okay lang. Basta huwag mo lang kakalimutan yung know your limitations, discipline at love what you do. Sa ganyang paraan, mamamanage mo pa rin ng tama yung oras mo. Next tip para maging effective ang time management natin. Limitahan yung mga libangan na nakaka-addict. Ano-ano ba itong mga to? Ito ay yung paglalaro ng mobile games, online games, yung pagbabrowse ng pagbabrowse sa social media. Nakaka-addict yung mga yan, di ba? Pero ginagawa nating libangan. Na totoo nga lang, mas maganda kung iiwasan na lang natin eh. Pero ito kasi yung nagiging stress reliever natin, di ba? Kaya mas mabuti na limitahan na lang. At mas maganda na magkaroon ka rin ng disiplina dun. Dahil kapag wala kang disiplina, maraming oras ang masasayang. Ma-addict ka sa mga yun. Halimbawa, kapag wala kang disiplina, kapag gumising ka sa umaga at cellphone ka agad yung hinawakan mo, nag-browse ka ng nag-browse sa social media, wala na, tuloy-tuloy na yun. Ang dami ng oras ang masasayang. Alas 6 ka gumising, tapos alas 12 ka babangon. At yun yung mga bagay na pwede natin gawin para ma-manage yung time natin.